Max 5, kamusta kayo? At Max 5, sabi po na ngayon, pag-uusapan po natin ng mga tips para piliin ka ng lalaki na mahalin niya. At kung handa na kayong lahat, magsala po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips para piliin ka ng lalaki na mahalin niya is iwasan mo ang mga ayaw niya. Yan ang unang tips ko sa inyo, Max 5, upang ikaw ang piliin ng isang lalaki na gustuhin niyang mahalin niya at makasama niya. Ka-inspired. Siyempre naman, kapag ikaw yung klase ng babae na hindi ginagawa or iniiwasan yung mga bagay na ayaw niya, na talaga namang ka-inspired, mas lalong mahuhulog ang loob niya sa'yo. Mas lalo kanyang gugustuhin. Diba? Eh kabaliktaran kapag kung ano pa yung ayaw niya, yun pa yung ginagawa mo. Kung ano pa yung ayaw niya, yun pa yung palagi mong parang yung iba nananadyap eh. Tapos kapag iniwan, ahabol-habol, iyak-iyak. Kaya kayong support, huwag masyadong matigas ang ulo. Huwag laging magpadala sa emosyon. At laging gamitin ang utak. Lalo kapag ikaw ay nagmamahal. At kung ayaw mo na ang isang lalaki, iwan ka o ipagpalit ka sa iba. At isa yun sa mga paraan, talaga namang ka-inspired, dapat mong tandaan, dapat mong gawin upang ang isang lalaking mahal mo ay ikaw ang piliin. Dapat makita niya sa'yo, maranasan niya sa'yo, mapatunayan niya sa'yo, talaga naman na ikaw yung klase ng babae na hindi ginagawa yung mga ayaw niya. Eh halimbawa ang ayaw niya is yung babae na palaging nangungulit. Halimbawa, ang ayaw niya sa babae yung masyadong needy, yung masyadong demanding, yung mayat maya, nagtatanong, ayaw niya ng ganon. Dapat iwasan mo yon. At mali naman talaga yon. Diba? O halimbawa, ayaw ng lalaki nung bungangera, mabunganga, tapos yun pa yung ginagawa mo. Pinagsabihan ka na niya, huwag kang maingay, huwag kang mabunganga, ayaw ko ng ganyan. Nakakairita, masakit sa tenga. Anong ginawa mo? Hindi ka nagbago. Bungangera ka pa din. Binubungangaan mo pa rin siya. Tapos nung iniwan ka, ngayon magsisisi ka kung kailan huli na ang lahat. Kaya kung ano yung ayaw niya, alamin mo. Kung ano yung mga dapat mong iwasan na ayaw niya, iwasan mo. Huwag mong gawin. Huwag kang manadya. Para hindi ka magsisisi sa huli at ikaw ang mahalin niya. Ikaw ang piliin niya. Diba? Kahit kayo naman eh. Kapag ka ginagawa yung mga ayaw nyo, diba, nagagalit ka rin? Kapag ginawa yung ayaw mo, diba, nato-turn off ka din? Kapag ginagawa yung mga ayaw mo, o sinasadya pang gawin yung mga ayaw mo, hindi ba parang nagiging ayaw mo na sa kanya? Halimbawa, ayaw mo sa lalaki nagiinom, ayaw mo sa lalaki nagsusugal, ayaw mo sa lalaki tamad, pero yun yung ginagawa niya, diba parang lumalayo yung loob mo sa kanya? Ganon din yan. Kaya tips ko sa inyo upang ikaw ang piliin na mahalin ng isang lalaki ay iwasan mo ang mga ayaw niya ka-inspired. At ang pangalawang tips mga ka-inspired para ikaw ang piliin na mahalin ng isang lalaki is mahalin mo muna ang sarili mo. Yun ang pangalawa ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, kung matututunan niyo muna ang mahalin ng sarili niyo ay siguradong meron at merong magmamahal sa'yo sapagkat makikita nila yan sa'yo na ikaw ay nagmamahal sa sarili mo. Paano mo ba may papakita na mahal mong sarili mo? Ikaw yung klase ng babae na masaya kahit walang lalaki sa buhay mo. Ikaw yung klase ng babae na nagsusumikap sa buhay. Ikaw yung klase ng babae na hindi pabaya sa sarili. Hindi burara sa sarili. Lagi nag-aayos, lagi nagpapaganda. Sabihin nating ikaw yung klase ng babae na may respeto sa sarili mo. Diba? Mahalin mo muna ang sarili mo. Pahalagahan mo muna ang sarili mo. Sapagkat kapag yan ang nakita sa'yo, ng partner mo, kapag yan ang nakita sa'yo ng isang lalaki, ay sigurado malamang sa malamang ay ikaw ang piliin niya. Eh, paano kanya pipiliin kapag nakita niya na hindi mo nare-respeto, minamahal ang sarili mo? Eh, paano ba mapapakita sa kanya na hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo nare-respeto ang sarili mo? Ikaw yung klase ng babae na masyadong martyr. Ikaw yung klase ng babae na masyadong marupok sa kanya. Ikaw yung klase ng babae na gahabol-habol sa lalaki. Ikaw yung klase ng babae na palaging nababalaw sa pag-ibig.
Ikaw yung klase ng babae na nagpapabaya sa sarili. Ikaw yung klase ng babae na talaga namang walang respeto sa kapwa mo tao, sa kanya at sa iyong sarili. Talaga naman ka inspired. Hindi ka talaga napipiliin pag ganyan. Mahalin mo ang sarili mo. Dahil kapag minahal mo ang sarili mo, sunod-sunod na yan. Mamahalin ka din niya at malamang sa malamang, malaki ang posibilidad na ikaw palagi ang piliin niya ka-inspired. At ang pangatlong tips mga ka-inspired para ikaw ang piliin na mahalin ng isang lalaki. Maging masaya kang kausap at kasama. Yan ang pangatlo ka-inspired. Pangatlong tips ko sa inyo upang ikaw ang piliin ng isang lalaki. Dapat ka-inspired, maging masaya kang kausap at maging masaya kang kasama. Hindi yung kapag kausap ka niya, hindi yung kapag kasama ka niya, ay sumasakit ang ulo niya at may stress siya dahil toxic ka. Alam niyo mga ka-inspired, huwag kayong ganyan. Lalo na sa mga, di naman LDR, lalo na sa mga nagkikita palagi, o sa madalas nagkikita, maswerte nga kayo eh. Nakakausap nyo, nakakasama nyo pa, yung lalaking mahal nyo. Alam nyo, marami nagpapa-coaching sa akin, marami nagpapa-advise sa akin, nalulungkot sila. Bakit? Malayo sila eh. Magkalayo sila ng lalaking mahal niya, tapos ikaw, nakakasama mo na nga, ganyan pa ugali mo. Maswerte na nga kayo, nakakasama nyo yung boyfriend nyo, nakakasama nyo yung asawa nyo, yung iba nalulungkot, magkalayo, LDR, long distance relationship, di ba? Kaya, ka-inspired. Kapag kausap o kasama mo ang lalaking mahal mo, ang partner mo, o ang lalaking nagugustuhan mo, maging masaya ka. Maging ano ka, dapat nagiging maligaya siyang kausap ka. Natutuwa siyang kasama ka. Panatag siya, relax siya, chill. Hindi yung pagkausap ka, pagkasama ka, dami mong demand. Ang dami mong sinasabing negative. Tapos, gusto mo pa yung iba sa inyo, gusto pa palagi sila yung masusunod. Huwag ganyan. Talaga naman ka-inspired. Kapag ganyan ang nakita sa'yo ng isang lalaki, ay siguradong hindi ka lang niya, hindi sa pipiliin, kundi lalayuan ka pa niya. Baka hindi na yun magparamdam sa'yo. Gusto mo ba yun? Sabi ko sa inyo, lagi nasa huli ang pagsisisi. At saka simple lang ang buhay. Isa lang ang buhay. Ginagawa niyong komplikado eh. Maging masaya ka. Dahil hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Diba? Maging masaya ka, nakasama mo o kausap mo ang lalaking mahal mo. Kapag yan ang na-sense, naramdaman, napatunayan ng lalaki sa'yo na ganyan ka, ay talaga naman malamang sa malamang ikaw ang piliin niya. Dahil isa yan sa pinakagusto, isa yan sa pinakahinahanap-hanap, isa yan sa pinakapangarap naming mga kalalakihan, yung mga tagpo kamay ng isang babae na talaga namang magbibigay ligaya, saya sa aming buhay at hindi puro stress. Maging masaya kang kausap at kasama. Sa mga tips ko sa inyo upang piliin kanya na mas lalo kanyang mahalin ka-inspired. At ang pang-apat at smart-inspired para ikaw ang piliin na mahalin ng sunalakis, maging mabuti kang tao. Yan ang pang-apat ka-inspired. Maging mabuting tao. Siyempre naman, pabaliktaran kapag ikaw ay masama kang babae or pasaway kang babae. Batang pasaway na babae. Diba? O sabihin natin, ano kayo, isa kang babaeng halos kala mo wala kang puso sa kapwa mo. Tapos, yun nga, wala kang, ano ka, makasarili ka sa partner mo, sa relasyon, eh hindi ka pipiliin ng lalaki pag ganyan. Pero pag nakita ng lalaki na mabuti kang tao, hindi ka man ganun kaganda, hindi ka man ganun ka-sexy, hindi ka man ganun ka-attractive o kaakit-akit sa itsura mo, pero dapat nag-aayos ka, pero hindi ka man ganun ka-high value sa looks mo, pero kung may mabuti kang puso, mabait ang attitude mo, marunong kang makisama sa tao, marunong kang makiramdam sa nararamdaman ng iba, mapagbigay ka, mapagpakumbaba ka, masunurin ka, talaga naman malambot ang puso mo sa iba, mabuti kang tao, at may tiwala ka sa Diyos, ang isang lalaki ay talaga namang hindi magdadalawang isip na piliin ka. Oo, baka sabihin ng iba, ka-inspired. Ako, mabuti akong tao. Ka-inspired, ako, mabuti akong babae. Bakit hindi ako ang pinili? Bakit yung isa ang pinili? Alam nyo mga ka-inspired? Alam nyo kasi, sa umpisa minsan, lamang talaga ang malandi. Sabi nga nila, di ba? Talo ng malandi ang maganda o mabuti. Pero lagi yung tatandaan, may utak pa rin yan. Dumadating ang panahon ng magpagkukumpara. Kaya hindi pa rin kayo lubusang talo. Hindi pa huli ang lahat.
pwede pa siyang matauhan. Maging mabuti kang tao, huwag kang maghahabol, at darating ang panahon, magkukumpara yan. Lalo ka pag may nakita siyang mali o masama sa ginagawa ng bago niya. Kunyari, ikaw, mabuti kang babae. Tapos sa katagalan, yung isa lumalabas na yung tunay na kulay. Sipin nun, mabuti pa yung dati kong asawa. Mabuti pa yung dati kong girlfriend. Hindi ko na kailangan pang utusan. Pinagtitimpla na ako ng kape. Hinahayan na ako ng pagkain. Minsan minamasahe pa ako. Tinatanong kung anong gusto ko. Mabait sa akin, tinuturing akong parang isang hari. Samantalang itong pinalit ko sa kanya, eh tamad. Kailangan pang utusan, tas nagre-reklamo pa. Diba, dumarating yan eh. Yung pagkakataon na magkukumpara, ngayon doon na marirealize ang halaga mo. Lalo na kapag di ka nagpaparamdam at nag-no-contact ka sa kanya. Kaya nga huwag kang maghahabol. Hayaan mong kalabanin siya ng sarili niyang pag-iisip at puso. Lalo kapag naging mabuti kang tao sa kanya. Ka-inspire! Since sa mga tips ko sa inyo, upang ikaw ang piliin, kahit sa huli, ikaw piliin pa rin ang lalaki. Balikan ka niya. Ikaw pa rin ang mahalin niya. At ikaw pa rin ang magtagumpay. Ka-inspire! At naman tips mga ka-inspire para ikaw ang piliin na mahalin ng isang lalaki. Dapat meron kayong parehas na gusto ng palima ka-inspire. Sa'yo sa mga diskarte, technique upang ikaw ay magustuhan ng isang lalaki at mas lalong gumana ang loob niya sa'yo at malamang sa malamang ikaw ang piliin niyang mahalin o mahulog ang puso niya sa'yo. Siyempre, may mga bagay tayong gusto, di ba? Ikaw, meron kang gustong ginagawa, meron kang gustong isang bagay. O halimbawa, sports, o sabi natin habit mo, ginagawa mo sa araw-araw, gustong-gusto mong ginagawa. Yung iba, gusto niyong mag-travel. Yung iba, mahilig magbasa. Yung iba, mahilig sabihin natin maglinis ng bahay. Yung iba, mahilig mag-ayos ng sarili. Yung iba, mahilig magnegosyo. Yung iba naman, mahilig sa marites. Yung iba naman, mahilig tumulong sa kapwa, namimigay sa kalsada, sa mga mahirap, sa mga pulubi. Yung iba naman, mahilig manood ng mga love story. Yung iba naman, mahilig magluto. Dapat meron kayong pagkakapareho. Ang gusto niya, gusto mo din. Diba? Sabi ng iba kayong spark. Paano yan? Ano yun? Sabi natin, pipilitin yung sarili ko kahit di ko gusto. Hindi ko naman gusto yan eh. Eh, sinubukan mo na ba? Para sabihin mong hindi mo talaga gusto. Subukan mo muna, malay mo, magustuhan mo rin. Diba? Eh, ganun yan. Kailangan talaga eh. Meron kayong, nakakadagdag yan eh. Nakakadagdag yan sa punto, sa points, sa puso niya, para ikaw ang piliin niyang mahalin. Meron siyang gusto na gusto mo din. Na kung saan nagkakabanding kayo doon, na kung saan nagkakasundo kayo doon, na kung saan nagsusuportahan kayo doon, na kung saan nagiging maligaya, masaya kayo doon sa banding niyo ngayon. Halimbawa, sa pagbibig o pagluluto, di ba? Mahilig siya magluto. Mahilig ka rin magluto. Eh di, banding yung dalawa yun. Mahilig siya mag-travel. Mahilig siya mag-bike. Mahilig siya mag-motor. Tapos, ganun ka din. Mahilig ka rin sa ganun. Eh di, okay. Nakadagdag yan sa banding nyo, sa moment nyo. Sa investment niya sa'yo. Mas lalo siya mag-i-invest sa'yo ng panahon. Oras at feelings. At dahil doon, mas lalo siyang ma-inlove sa'yo. Technique upang ang isang lalaki mas lalong ma-inlove sa'yo. At sa huli, at kailanman, ikaw pa rin ang piliin niya. Makalamang ka sa iba, ka-inspire. At ang pang-anong tips mga ka-inspire para ikaw ang piliin na mahalin sa lalaki, maging masipag at madiskarte. Yung pang-anong ka-inspire. Alam nyo, kapag isang babae masipag at madiskarte, talaga naman, nakadagdag talaga ng puntos, malaking puntos yan sa isip at puso ng lalaki. Kaysa naman ang babae, tamad. Ang isang babae, walang diskarte, naghihintay lang, nakahilata lang, palaasa. Pero pag isang babae hindi palaasa, may sariling diskarte, kumikita ng sarili ng pera, masipag, may pangarap, may ambisyon, tumutulong sa partner niya, matulungin, at hindi pabigat, hindi sakit sa ulo, hindi nakadagdag ng problema, sa halip nakadagdag pa ng solusyon, at kaginhawaan sa buhay dahil siya ay may sariling pagsisikap. Gusto ng lalaki yan. Praktikal na tayo ngayon sa mundo. Napakahirap na ng buhay. Nagtataas ang mga bilihin, ang mga presyo ng bilihin. Tapos hahayaan mo lang yung asawa mo, hahayaan mo lang yung mister mo, yung boyfriend mo, yung partner mo, na siya lang ang kumayod at magsumikap at magtrabaho.
at kumita ng pera, ikaw, wala kang ginagawa. Naghihintay ka lang. Sinusuportahan mo lang siya. Hindi, tumulong ka. At kapag ka ganon, mas lalo ka niyang pipiliin. Oo, mas lalo ka niyang pipiliin. Malaki ang posibilidad na mas lalo kanyang pahalagahan at mahalin ka in spot. At ang pitong tips mga ka-spot para piliin ka ng laki na mahalin niya is dapat makita niya na masaya ka kahit wala siya. Yung papito ka in spot. Eh bakit naman ganon kahit spot? Dapat makita niya na masaya ako kahit wala siya? Oo. Dahil kapag ganon ang nakita niya, eh syempre naman, mas gusto namin yung ganon. Kasi yung ganon, klase ng babae at tingin namin doon, independent. Alam niyo, pag ang isang babae independent, strong woman 'yan. Ibig sabihin, yung nga, hindi siya palasa, hindi niya kailangan lalaki sa buhay niya. Kaya ang gusto namin sa babae yung strong. Naunawaan namin babae kayo. May pagka mahina, may pagka negative minsan, mag-isip at magsalita. At emosyonal. Pero life is a matter of choice. Piliin mo maging matapang sa mundong ito. Kung hindi, nako, yari ka sa mga problema. Huwag mo sabihing babae kasi ako eh. Bakit? Mapapakiusapan ba mga pagsubok? Mapapakiusapan ba mga problema? Talagang darating at darating yan. Di mo pwedeng sabihing babae ka, kailangan maging matapang ka. Kailangan maging madiskarte ka. Kailangan lumaban ka. Maging palaban ka sa buhay na ito. Upang hindi ka mapag-iwanan ng iba. At upang hindi ka malunod sa mga problema. Lumaban ka kahit babae ka. Maging matapang ka. At kapag nakita ng isang lalaki na matapang ka, matatag ka, palaban ka, at masayahin ka sa kabila ng mga pagsubok at problema at kahit walang lalaki sa buhay mo, ang lalaki pa ang lalong maghahabol sa'yo. Kaysa naman yung babae na walang ginawa kundi manghina, kung yung babae na pinipiling laging maging negatibo, yung babae na palaging pinipiling umiyak, yung babae pinipiling palagi na mag-self-pity, yung babae na palaging pinipili na sumuko, yung babae na pinipili palagi na maghanap ng ipangaharang na lalaki sa mga problema niya, yung babae na wala nang ginawa kundi humasa sa iba, talaga naman, imbis na piliin ka niya, ay lalayo pa yan sa'yo. Talaga naman, pakita mo sa lalaki na kaya mo sa buhay na to, at masaya ka kahit walang lalaki sa buhay mo. Pag nakita niya yon, ang lalaki ay lalong may in love sa'yo. Gusto namin yan yung mga strong at masayahing babae. Pipiliin ka niya na kanyang mahalin kaing spot. At ang pangulong tips mga ka-spot para piliin ka ng lalaki na mahalin niya is maging masunurin at huwag bossy. Yan ang pangulo at pinakahuli kaing spot. O mga ka-spot, alam nyo, isa sa pinakahinahanap-hanap, oo, pinakahinahanap-hanap ng mga kalalakihan sa buhay na ito, sa mundong ito, yung babae na masunurin, yung babae na submissive at marunong rumespeto sa lalaki. At hindi bossy. Oo, ang babae dapat nagbibigay din ng opinion, suggestion, idea, pero dapat yung babae matuto pa rin makinig at sumunod sa lalaki. At ang lalaki dapat maging leader ng isang relasyon. At hindi ka dapat nanga-under. Hindi ikaw dapat yung lagi nasusunod at bossy. Huwag ganon, sabi ng iba. Ikaw yung spark. Paano yan? Bakit? Mas malaki sweldo ko sa asawa ko. Mas malaki ang sweldo ko at mas malaki ang kinikita ko sa mister ko at sa boyfriend ko. Dapat pa rin ba siya ang masunod? Eh mas malaki ang kinikita ko? Kahit mas malaki pa ang kinikita mo sa asawa mo, sa mister mo, sa boyfriend mo, kahit mas malaki ang income mo, eh, huwag ka pa rin maging bossy sa kanya. Rumispeto ka pa din. Sapagkat nagsusumikap naman siya, di ba? Sabi ng iba kayong spark. Tamad eh. Eh yun lang pagtamad. Naunawaan ko kayo. Tamad eh, di ba? Eh, kung may lalaki mga nanonood sa akin dyan, okay, maging tamad. Diba, kung gusto nyong respetuhin kayo ng babae, tamad naman kayo. Ayaw nyo naman magsumikap sa buhay. Diba, magbanat kayo ng buto, magsikap kayo. Huwag kayong matakot sa mga hirap. Ako nga, kahit madaling araw na, nagbablog pa rin ako eh. Sakit na ng ulo ko, kakaisip ng content. Para sa inyo, mablog pa rin ako. Diba? Eh, ganun. Ngayon, pag tamad ang lalaki, pagkausapin mo. Or ipakiusap mo sa mas nakakatanda sa inyo para matauhan na hindi dapat laging ganyan. Ngayon, pag ang lalaki nagsisikap naman, kahit pa mas malaki ang sweldo mo, matutuwa pa rin rumispeto at makinig sa kanya. Dahil lalaki yan eh. Kaya marami naghihiwalay eh. Kaya marami nag
nawawala yung pag-ibig sa isa't isa eh. Matigas ang ulo eh. Talaga naman ka-inspire. Since sa mga tips ko sa inyo upang ikaw palagi ang piliin ang sinulaki hanggang sa huli na mahalin niya. Matuto kang sumunod, makinig at sumunod, at huwag kang laging boss sa kanya. Matuto kang rumispeto sa partner mong lalaki. Paggalangan kayo at maging maligaya kayo. Pagtulungan ka-inspire. So mas pinformas na magpumakasupport sa pagtapos ng vlog detox. Kung kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga di pa po nakasubscribe, ay pasubscribe po makasupport at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago po akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, makausap ako. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig in relationship. At message lang po ako sa messenger, ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming maraming salamat makasupport, maging natin lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!